mayroon namang mga mali na naituro, no, yung leader mismo ng MCGI. At meron siya dito kasing akusasyon sa simbahan, kaya natin ito ginagawa o kaya natin ito gagawin sa gabing ito, na bibigyan naman natin pansin ang kanya mismong maling proclamation, no, mga kapatid, regarding sa Catholic faith, especially sa atin pong mga Katoliko, no, sa atin pong simbahan. Ito po, pakinggan natin mabuti ang declaration ni Eliseo Soriano patungkol po sa ating mga Katoliko. At papakinggan din po natin, dahil ito ay sinagot din ng Team Paathag sa pangunguna po na Dwayne Cartujano. Yan, kasama niya po yung si Seminarian Sernal. At ito po, mga kapatid, ang video na ipaparinig, ipapakita ko po sa inyo. At sana po, no, kapag na-encounter nyo, mga kapatid na mga Katoliko, ang videong ito at ibigay sa inyo ng mga taga-MCGI, masasagot na po natin, no? At sana rin sa lahat ng mga nasa MCGI ngayon na posible nanonood sa atin ngayon sa live natin, ay kung maaari po sana, maging open-minded po tayo, buksan natin ating puso, ang ating isipan, upang hindi po tayo madaya sa ating pananampalataya. Ito po, pakinggan natin. Go ahead, Brother Eli. Kaya nang ang Katoliko'y makarating sa Pilipinas, makarating sa Asia, ang Misa Latin. Kasi ang paniwala nila, yun ang pinakatamang Biblia, yung Latin. So wala silang pakialam dun sa ibang manuskrito. Yan. Ito po yung garapal na statement ni Eliseo Soriano, na para sa kanya, the highest form of mass is Latin. At sabi niya, walang pakialam daw ang mga Katoliko sa ibang mga manuscript. Naalala niyo, mga kapatid, nakaraan, meron siyang binasa na sa Greek manuscript, pero hindi niya naunawaan dahil hindi niya binasa o binanggit ang definite article na ho, no? Eh ngayon naman, nagmamagaling naman ito at sinasabi, mga kapatid, na ang mga Katoliko daw ay walang pakialam sa ibang mga manuscript. Pakinggan po natin ang Team Paathag sa response. Actually, sana kung nabubuhay pa itong si Ginoong Eli Soriano, gusto ko sana siyang payuhan na bago sana siya magsalita, mag-research muna siya. Sabi niya kasi doon walang pakialam yung Catholic Church sa ibang mga manuskrito, kasi para sa atin yung pinaniniwalaan natin Latin. Yung Latin. Mm-hmm. Doon sa mga ano diyan, sa mga bilib na bilib kay Brother Eli Soriano, magsuri po kayo. Totoo ba na wala tayong pakialam sa ibang mga manuskrito? Ito sigurado ako, hindi ito na ano eh, hindi ito alam ni Brother Eli Soriano. Yan. Ayan, yung tanong ni Brother Dwayne Cartujano, totoo ba na ang Katoliko ay wala talagang pakialam sa ibang manuscript, no? At meron siyang declaration dito, mga kapatid, meron statement dito si Brother Dwayne na dapat sana ang lahat ng mga nasa MCGI, Member Church of God International Incorporated, ay makinig ng mabuti at sana naman ay ma-absorb po ito. Sana talaga ma-absorb ito. At sana talaga tanggapin ito. Go ahead po, Brother Dwayne. Sana yung mga nanonood, yung mga followers niya, ito, baging kayo, sana malaman nyo ito. Yan. Ito ah. Sana talaga, ito Brother Dwayne, sana pag nalaman nila, no, pag nalaman nila, ngayon, ay dapat na matanggap ito ng buong buo. Sapagkat sabi sa Juan 8:32, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. E papaano yan pag hindi natin natanggap ng buo ang katotohanan? E paano tayo mapapalaya niyan? Baka mapapalayas tayo niyan. Go ahead po, Brother Dwayne. Ano kaya yung katotohanan na yan na dapat malaman ng mga taga-MCGI? Totoo ba na walang pakialam ang Catholic Church sa ibang mga manuskrito? Yan, totoo ba? Totoo ba talaga yon? O baka yun ay konsepto lamang ni Eliseo Soriano upang makahikayat ng marami pang Katoliko?
For the information of everyone, meron pong 75,000 manuscripts. Wow! Ilan yun? 75,000 manuscript. Pero sabi niya, nakastick lang daw, sabi ni Eliseo Soriano, nakastick lang daw sa isang manuscript ang Catholic. Yun ay daw sa Latin. Pero 75,000 pala, ang manuscript ng ano po, Brother Dwayne? Sa Vatican Library. Sa Vatican Library. Ang problema kasi, eh baka hindi pa nakapunta doon ang mga taga-MCGI. At if ever man na makapunta sila mga kapatid, baka hindi nila ito matatanggap. Dahil totoo ito eh. No? Sa mga over fanatic sa kay Eliseo Soriano, totoo kasi na ano, na mali si Soriano noong sabihin niya na ang Catholic ay nakastick lamang sa isang manuscript at walang pakialam sa ibang manuscript na sa Latin lang may pakialam ang Catholic. Maling-mali po yun. 75,000 na manuscript ang nasa Vatican Library. Aanin yun? Anong gagawin dun? Yan. Kung merong sentido kumon itong nakikinig sa atin mga kapatid na mga kaibigan nating mga taga-MCGI, sana talaga makita itong katotohanan ito. Sige po, Brother Dwayne. Ito po ay papakita pa namin sa inyo sa screen. Ayan, ipapakita pa ang napakaganda, mga kapatid, na ebidensya. Go ahead po, Brother Dwayne. Yan, sa nakikita nyo po, yan po, naka-highlight, naka-rectangular po, no? Na red. The Vatican Library has 75,000 manuscripts in Latin. Sabi niya kasi Latin lang eh. Eh baka itong nabasa niya yung first na in Latin, pero meron 75,000. Pero not only in Latin, but also Greek, Arabic, Hebrew, Persian, Ethiopian, and Syriac charting back to the second century. So ito po mga kapatid, klarong-klaro, kapag naniniwala o nakikinig tayo sa mga chismis, ay posibleng mahuhulog po tayo mga kapatid sa kachismisan lamang. But if we really stick to listen for what is right, so we will continue to listen what is right mga kapatid. Dahil ang tama, ang katotohanan dito, meron pong 75,000 manuscript, no, sa Vatican Library. Na ito po dapat ang maging basihan ng mga taga-MCGI kung talagang tunay, totoo, tama ang itinuturo sa kanila. Ito naman kasing mga Katoliko nating mga kapatid, patuloy pa rin na nakikahalubilo sa mga taga-MCGI para lasunin ang utak nila. Eh kayo po mga kapatid, mga kaibigan na nanonood ngayon, hinding-hindi na po malalaso ng utak nyo. Dahil ang katotohanan ngayon ay ipapahayag sa programang ito. See? Ipinagmamalaki nilang tagapagturo, tagapag-aral dahil nakaka-quote, nakaka-memorize ng chapter and verse in the Bible. But then, mali ang turo. Nung sabihin po ni Ginoong Eliseo Soriano na ang Catholic ay nakastick lamang sa Latin at walang pakialam sa ibang manuscript, doon palang maling-mali na siya. Dahil hindi niya alam. Sabi niya, napag-aralan daw niya, nabasa daw niya. Ibig sabihin ba, kapag nagbabasa ka, nag-aaral ka, alam mo na yung lahat? No! The more you know, the more you do not know. No? Kahit ubusin mo pa ang buhay mo sa mundong ito, hindi mo talaga matatarok ang kaalamang gusto mong malaman. Tapos magbibigay ka pa ng statement na ang Katoliko eh nakastick lang sa Latin at walang pakialam sa ibang manuscript, pero ito booking na booking. Mga kapatid, ipinapakita, isinisiwalat ngayon na ang meron pong manuscript, meron, ha? Ibig sabihin, may roon talaga. At ito ay legit.
ito hindi chismes, hindi pasa-pasa lamang ng mga naririnig. Merong referensya po, mga kapatid. Nakikita nyo? No, as you can see, nasa likod ko po, mga kapatid. No? Yan. Yan po. Basahin po ninyo mabuti. Sinasabi dyan, yan po mga kapatid, basahin po natin, ha. Ang sinasabi dito, the Vatican Library has 75,000 manuscripts in Latin, Greek, Arabic, Hebrew, Persian, Ethiopian, and Syriac, charting back to the second century. So, that is very clear po, mga kapatid, na meron pala. At ito'y hindi chismis lamang. Hindi ito chismis. Ito ay totoo. Yan. So, ito po, sa pagpapatuloy po natin sa Team Patag, go ahead po, Brother Dwayne at Seminarian Sernal. Ayan po, ha. The Vatican Library has 75,000 manuscripts. Ano-ano po ito? In Latin, Greek, Arabic, Hebrew, Persian, Ethiopian, and Syriac, charting back to the second century. O, magpapakita po tayo ng ilang mga manuskrito, especially sa Greek, sa ancient Greek manuscripts. Ito po, papakita po natin sa screen, ang Papyrus 75 po. Ayan. Tingnan natin itong Papyrus 75, no? Na ito yung manuscript talaga. Ito. Ayan. Ang the Center for the Study of New Testament Manuscripts, ito po ay mga Protestant Biblical Scholars na sa pangunguna ni Dr. Daniel Wallace at isa po ako sa dating mga indexers ng grupong ito, no? Ayan po, makikita po ninyo sa screen yung Papyrus 75. Ang location po nito ay Vatican Library. Ito po ahat, ito ah, mga Protestant Biblical Scholars ang nasa likod nitong The Center for Study of New Testament Manuscripts. Pero honest po sila, saan po ang lokasyon nitong Papyrus 75 or itong Papyrus 75 nito ay 3rd century manuscript na ginagamit sa textual criticism. Yan, iba talaga mga kapatid, no? Ibang-iba talaga kapag ang nag-aaral po ay isang biblical scholar, no? Ibang-iba talaga dahil honest ang feedback, honest po ang kanyang view, no? Honest ang kanyang sources. Kahit na Protestant, no, mga kapatid, can trace na yung manuscript na yun ay nandoon located at the Vatican Library. So, garapala na lang po yan, mga kapatid. O, iwan ko na lang. Ano ba talaga ang rason bakit ginagawa yan? So, isa po sa nakikita kong rason bakit ginagawa yung pagsisinungaling, of course, para makapagbingwit po ng mga believer. Especially yung mga mahihina, yung mga kaawa-awa nating mga kapatid na mga Katoliko na hindi po nag-aaral ng ating pananampalataya, therefore sila ay nasisila. Sila po ay nadedenggoy, sila po ay nadadala ng mga maling turo at maling aral po, mga kapatid. Sige, pakinggan po natin sa pagpapatuloy itong si Brother Dwayne Cartujano kasama si Seminarian Sernal na Team Patag. Tuli. Okay, pakibalik po. Naalala nyo siguro, di ba, na merong binasa si Brother Eli Soriano na Monogenes Theos, hindi niya binasa yung definite article na who, kasi doon sa John chapter 1 verse 18, although na yung Codex Sinaiticus at saka sa Codex Vaticanus ng John chapter 1 verse 18, yon ang manuskrito, mga manuskrito na kasi merong textual variants doon eh. Merong mga translations na God the only Son at merong namang mga translations na the only begotten God. Ngayon, yung Codex Sinaiticus at saka sa Codex Vaticanus, walang definite article na who doon. Kaiba dito sa Papyrus 75, merong definite article. At ito ang binasa ni Brother Eli sa kanyang programa na hindi niya binasa ang definite article na ho. At hindi niya alam, yung binasa niyang
manuscript ay nasa Vatican Library. Ayan, kung alam mo. O, yun pala. Ayan kasi, kapag nakikialam lang sa bagay na hindi pa gaano kabisado, therefore talaga mga kapatid, mamamali talaga sa pagkakadeliver yan. So, Papyrus 75 pala ang binasa ni Eliseo Soriano noong nakaraan na ina-flash po natin dito o napakita po natin dito sa ating live mga kapatid. At yun ang binasa niya ay wala pong definite article na sinasabi nga ni Brother Dwayne Cartojano na merong ho. Ang binasa niya lang, monogenestios. Yung in-explain niya nga, mono means one, genes, theos, yun, one, the only begotten God, yun. Kasi merong definite article na ho, monogenes, theos dapat ang proper na pagkakabasa doon. And you know what mga kapatid, kung kayo po talaga ay nagsasaliksik rin, kung merong mga MCGI dito ngayon, alam na alam nyo po ang scene o yung pangyayari na nagbasa po si Eliseo Soriano ng Hebrew alphabet at yung pagbabasa niya bagsak. Bakit po nasabi kong bagsak? Yung pagbabasa kasi ng Hebrew is from right to left, pero ang nangyari po, binasa ni Eliseo Soriano from left to right. So, doon pa lang ay halatado na po mga kapatid na kailangan talagang i-verify yan. Kailangan talagang malaman natin kung tama pa ba o nasa tama pa ba tayo mga kapatid o baka kailangan nating bumalik, no? At pag-isipan natin mabuti ang ating pong sinasamahan, ang ating pong pinapakinggan, no? Ito, pakinggan natin sa pagpapatuloy po ni Brother Dwayne Cartojano at saka ni Seminarian Sernal. Lang yan, hindi mo sana sasabihin na wala kaming pakialam sa ibang mga manuskrito. Maliban dyan, ito pa, Codex Vaticanus, papakita po natin sa screen. Ayan. O, Codex Vaticanus, ha? O, isa pa. Greek manuscript din. O, 4th century manuscript, Codex Vaticanus. Saan ang location? Vatican Library. O, dyan pa lang, maling-mali ka na, or maling-mali na, para sa mga kapatid natin dyan sa MCGI or dating daan, maling-mali na ang nagturo sa inyo na walang pakialam ang Catholic Church sa ibang mga manuskrito. 75,000 manuscripts ang nasa Vatican Library. At kasama dyan ang mga manuskrito kagaya ng Papyrus 75 at Codex Vaticanus na ang lingwahe nito ay Greek. Ayan. At maliban pa po dyan, no, ipapakita po namin sa inyo na sa Biblicum po kung saan ipinapadala po yung mga scholars ng Catholic Church doon nag-aaral, no? Yung mga pari ng Catholic Church na ang kanilang expertise ay sa scripture, meron po silang subject na textual criticism. Ito po, papakita po namin sa inyo sa screen, yung sa Biblicum po. Ayan po, tingnan po ninyo, merong subjects ang mga nag-aaral ng scripture sa Roma ng Old Testament textual criticism at saka New Testament textual criticism. Ayan. O, nakikita po ninyo yan sa screen. O, kung wala kaming pakialam sa ibang manuskrito, dapat wala kaming subject na textual criticism. O, okay, pakibalik po, Brother Binnie. Ito, ibibigyan po natin ng... Siguro hindi po ito na ituro sa inyo ni Ginoong L. Soriano nung nabubuhay pa siya kasi banggit siya ng banggit ng Dead Sea Scrolls, ng Codex Sinaiticus. Kasi madalas ko naririnig sa kanyang programa yung Dead Sea Scrolls, Codex Sinaiticus, at iba pang mga manuskrito na hindi naman siya marunong magbasa. Yun. So, tamang-tama yun mga kapatid. Hindi naman talaga marunong magbasa si Eliseo Soriano. Kaya, grabe yung accusation niya po sa simbahan na sinasabi niya pa na tayo daw, ang Katoliko daw ay nakastick lamang sa isang manuscript, Latin manuscript lang daw tayo mga kapatid. Wala daw tayong pakialam ng mga Katoliko sa ibang manuscript. But then, meron pong proof or evidence na inaipakita po na there has a 75,000 manuscript there in the Vatican Library. So, yun po ang pinakaklaro dito mga kapatid. Kaya nga, kung pagpapatutsada lamang ang babasihan po natin sa kanila,
halatang halatado na po na hindi nila nauunawaan ang buong konteksto ng kanilang pinagsasabi. Dahil po, yun nga, kung talagang wala tayong pakialam sa ibang manuscript, tama naman si Brother Dwayne Cartuano. Sana walang ganito po, no? Sana walang tulad po nito. Yan, ito po, na, as you can see, dito po yon, textual criticism. Sana walang ganyan po, sana walang textual criticism. Pero dahil merong textual criticism, therefore, merong kinikriticize ng mga teksto. So, ibig sabihin, hindi basta-basta. Kaya nga, yung pag-aaral sa Biblia, hindi basta-basta yan na magbasa ka lang, chapter by chapter, verse by verse, and then you interpret it by your own. So, ang tawag po dyan ay eisegesis. So, dapat exegesis talaga yung interpretation o pagpapaliwanag po sa Biblia. Ibig sabihin, in line po yan sa kung ano talaga yung katotohanan, kung ano talaga yung sinasabi dyan, kung ano talaga yung tamang pagkakaunawa sa nakasaad o nakasulat. Kaya meron tayong mga ganito po, mga kapatid, no? Dapat pag-aralan nating mabuti upang hindi tayo maging kabuti, no, mga kapatid, at baka mawala-wala tayo bigla sa ating relihiyon na hindi natin pinag-aaralan. And I remember po, mga kapatid, yung isang born again na sabi niya sa akin, sa she was 10 years na po na sa born again, siguro ngayon mga 11 to 12 years na siya, mga 2 years ago na yung aming 2 to 3 years ago siguro, nasa 10 to 13 years na siya sa born again. Eh, sabi niya kasi, mga kapatid, matagal-tagal na daw din siya, no, na born again, at saka yun, doon talaga nakita niya ang katotohanan. At alam niyo po, a very simple question lang ang aking binato sa kanya. Honest to goodness, tanong ko sa kanya, honest to goodness, pinag-aralan mo ba ang pananampalatayang Katoliko mo from start to end? And you know what, my dear brothers and sisters, hindi po niya nasagot agad. Hanggang sa pinilit ko po siya at naipalabas niya po ang katotohanan, hindi. That's why, sabi ko po, hindi na ako nagugulat ngayon. Why are you in that born again? Bakit ka nasa born again? Dahil hindi mo pinag-aralan ang totoo mong pananampalataya. Kung totoo ka talaga na Katoliko, sasabihin man niya na, bininyagan lang ako, wala akong pakialam noon, wala pa akong malay, bininyagan lang ako. No, that's not the reason. The reason is there. Kailangan na pag-aralan mo lang at maunawaan mo ito. Kung hindi mo pinag-aralan, kung honest ka, ibig sabihin, okay, hindi mo na pag-aralan, that's why naligaw ka. Pero ngayon po, mga kapatid, na kung kayo man po ay dating Katoliko na lumipat at nakikinig ngayon dito, sana po buksan niyo po ang inyong pag-iisip, inyo pong puso, no, upang matanggap ang katotohanan. Pag-aralan niyo po mabuti ang totoo talagang turo ng simbahan. We have a Catechism of the Catholic Church, available naman pala yan, no, matagal na, mga kapatid. But then, because siguro dahil tamad tayo na magbili at magbasa ng Catechism of the Catholic Church, we are prior to read pocket books. And then we will conclude na mali ang Katoliko. And bakit, ano bang tama? Pocket books mo. Yan. So, mas maigi talaga, mga kapatid, na mag-aral tayo ng tunay at totoo. No? Kung Biblia, Biblia. What is related to the Bible? Study. No? Ito po, pagpatuloy natin si Brother Dwayne Cartuano. By the way, I would like to acknowledge Sister Beto, brother, Jem Dadizon. Yan, Jem Dadizon, thank you so much for sending 100 star sa atin pong Facebook page. Maraming salamat po, no, sa napakagandang suporta mo po, ano, sa napakabuti mong puso. Yan, so we can use it in our continuation sa atin pong evangelization. Yan, okay. So, yan po, mga kapatid. Pagpatuloy natin yung video ni Brother Dwayne Cartuano kasama po si Seminarian Sernal. Hindi naman ito sa nagsasabi na naman tayo ng totoo. Talagang hindi naman talaga marunong magbasa, kasi nakita ko kahit yung transliterated na Greek, mali-mali ang kanyang pagbasa. Yun nga. So hindi ko nakita, at ito, sigurado ako na isa ito sa mga dahilan kung bakit lumaya si Sister Daisy dyan sa samahan na yan. Kasi nga,
yung sabi nila na marunong si Brother Ellis sa scripture, eh, kasi yung ang pinagbabantayan nila yung pag-memorize ng mga talata eh. Pero hindi, bakit hindi siya nabigyan ng karunungan na maunawaan niya yung original text? Ayun, balikan natin ha. Alam po natin yung text for criticism, itong subjects na ipinakita namin sa screen na merong Old Testament and New Testament text for criticism, meron pong dalawang reason, dalawang dahilan kung bakit kailangan ang textual criticism. Okay. Una, wala na po tayong original manuscripts or tinatawag na natin na autograph. Okay. Yung oo ng mga writers ng unang panahon talaga. Kung meron pa tayong autograph or original manuscripts, hindi na natin kailangan ng textual criticism. Pangalawang reason, merong mga textual variants sa mga manuskrito. Merong pagkakaiba. Kaya kailangan ang textual criticism para malaman kung aling sa mga teksto o sa manuskrito doon sa mga sa iba't ibang parte ang susundin at saan doon ang pinakatama. Okay. At hindi po 'yun madali ah. Hindi mo ma-perform ang textual criticism kung hindi mo alam kung paano basahin o maunawaan yung nasabing ang nakasulat sa manuscript. Okay. Kung wala kaming pakialam sa ibang mga manuscripts or ibang lingwahe, kagaya ng sinasabi ni Brother Ellie na sinabi niya yung pakialam na natin ay Latin, walang textual criticism na subject sa Roma. Ayan, tama yan. Ayan. So, sana, bago nagsalita, nag-research muna. Oo. Siguro kung nakita ito ni Eli Soriano nung nabubuhay pa siya, itong New American Bible Revised Edition, ito sana ito nagsalita na wala tayong pakialam sa other languages. Eh. Itong New American Bible Revised Edition, no? Alam po ba natin kung ano ang impormasyon tungkol sa translation na ito. Ito po ha, makikita po natin ito dito sa unahan, no? Translated from the original languages with critical use of all the ancient sources. So, ibig sabihin, iba't ibang sources. Languages, languages ang ginamit dito. Ginamitan ito ng Dead Sea Scrolls, no? Masoretic Text, Septuagint, at iba pang mga languages na ginagamit sa textual criticism kasi pag yun marami naman pala talaga no yung New American Bible yan na pinagkunan, maraming manuscripts yung pinagkunan, no, different manuscripts, kaya yung accusation po ni Eliseo Soriano na nakastick lang sa Latin manuscript ang Katoliko ay maling-mali po yun, mga kapatid. At ang tama po dito ay meron tayong klaro na merong marami pong manuscripts ang Vatican Library. Gaano kadami? We have, according to the record na binasa kanina sa reference, mga kapatid, 75,000 manuscripts. That is include the language of Persian, Greek, Latin, Hebrew, and marami pang mga lingwahe, mga kapatid, na kung saan hindi tayo nakastick lamang sa Latin. That's why, no, ang mga taga MCGI allergy sila sa Hebrew at Greek dahil po akala nila Latin lang, no, ang ating acknowledge or recognize na manuscript. Pero alam niyo po, mga kapatid, noong nakipagkasundo ito si Brother Duane Cartujano ng isang maginoong debate kay Eliseo Soriano, eh hindi pumayag. Eh, napakahambog pa naman na walang makakatalo sa kanya kahit sino daw ay kanyang haharapin. But, pagdating kay Brother Duane, marami siyang demand, no? Kailangan ng mga authorization letter. Eh, authorized naman siya ng bishop. No, inauthorized po siya ni dati si Cardinal Alvin Kulay ay Archbishop of Archdiocese of Capiz. Authorized siya po si Brother Duane Cartujano to face in the formal debate with the Brother Eliseo Soriano. Eh ang nangyari po, mga kapatid, umatras, natakot. Kaya itong si Sister Daisy Alcala ay namulat sa katotohanan. During those time, siya po ay MCGI na pinipilit ng kanyang asawa na si Brother Mike, no?
hanggang sa yun, awa po ng Panginoon, naging daan po yun ng pagkabukas ng isip, no, ni Sister Daisy at sa kanyang puso upang tanggapin ang task to study. Pinag-aralan niya po, no? At siya mismo ay nagkunta kay Brother Eliseo Soriano na kung papayag ba si Brother Ellen na makipagdebate kay Brother Dwayne kahit walang authorization sa Pope. Nagpumayag naman po si Brother Eliseo Soriano. But then, ipinasapasa po siya. Parang volleyball, no? Doon ka muna, hanggang sa na-notice na ni Sister Daisy na wala. Walang patutunguhan. Kasi, bandang huli, hininga ng authorization from Pope si Brother Dwayne Cartujano. Pero naalala niyo po mga kapatid, sa si Garza, bakit hinarap siya ni Eliseo Soriano? Wala naman yung authorization sa Pope. At marami pang hindi church leader ang kanyang hinarap. Kasi yung palusot ng mga manggagawa ng MCGI ay dapat daw leader to leader. Yung gusto daw Pope to Eliseo Soriano. Ba? Sa ultimong laiko pa lang, hindi niya sa haharap sa Pope pa kaya? Nako, nakakatawa talaga mga kapatid, no? If I remember mga kapatid, siguro yung Pope during that time ay si Pope Benedict XVI. No? At ang hindi alam ng karamihan, di Batista rin pala ito. Ang ating former Pope, no? Na namayapa na po mga kapatid. Ay nakapagdebate pala ito dati sa isang atheist. Eh, kung ganon, si Brother Dwayne pa lang na ultimo, no? Laiko. Hindi niya hinarap sa Pope pa kaya, no? Pero ito mga kapatid, nilalantad na ngayon ang kanyang kasinungalingan. At nalalantad talaga in hope and pray sa lahat ng mga ibang sekta ng pananampalataya, mga Protestante, MCGI man po kayo na nakikinig ngayon, at sa lahat ng mga Katoliko sa naging maging matatag po ang ating pananampalataya, na ito po, ang turo ni Eliseo Soriano, nakastick lang daw ang Katoliko sa Latin manuscript, walang pakialam sa ibang manuscript, pero naipakita, naipahayag ang katotohanan through the team paathag mga kapatid, na nagkamali po si Eliseo Soriano sa kanyang claim, no, na walang pakialam ang Katoliko sa ibang manuscript. Bagkus ang napakaklaro po mga kapatid, ang laki po ng pakialam ng simbahan, no, sa manuscript. Dahil meron tayong iniingatang 75,000 manuscript. 75,000. We are not, according to Eli Soriano, we do not stick to one manuscript only. Yung sinasabi niyang Latin manuscript lang daw. Sige po, patapusin natin yung video ni Brother Dwayne at saka ni seminarian Sir Nat. Pag nag-perform ka ng textual criticism, halimbawa sa Old Testament, no, gagamitin doon ang Dead Sea Scrolls, Masoretic Text, Septuagint, Vulgate, Old Syriac, Samaritan Pentateuch. Ano 'yon, magkakaroon ng titingnan lahat ng sources na 'yon eh para maka-perform ka ng ano ng textual criticism. Mm. Madali lang magsalita ng textual criticism pero i-perform mo. Oh, 'yan. Oh, tama. I-perform mo. May at ang yan. Tawag doon lower criticism pa 'yon, ha. Ayan, nasa lower criticism pa lang 'yan eh. Bagsak na, ano pa kaya sa mga higher criticism? Ibang term pag tinawag yun ng mga scholars, yung textual criticism, yun ay lower criticism. Meron pa tayong tinatawag na higher criticism. Ayan. Mm. Mas mabigat-bigat pa yun. Ayan. So, kung bagsak na nga sa lower criticism pa lang mga kapatid, lower criticism pa lang, ano pa kaya sa higher criticism? Wala na, hindi napapasa yun. Kaya yun mga kapatid, no? Sana naman sa mga kapatid natin na mga taga-ibang sekta ng pananampalataya sa mga Protestante at sa mga MCGI ngayon, na kung kayo po ay nanonood, nakikinig, ay buksan nyo sana ang inyong puso at isipan. No? Okay, you're very welcome to comment whatever comment you have or whatever comment you want. So, wini-welcome ko po yan mga kapatid. No? Sige lang, comment lang ng comment. And don't worry, I will pray for your conversion of your
soul. Sana ay bumalik kaya bumalik talaga kayo sa tunay na tatag ng Panginoong Hesukristo. Kasi isa lang po, you know, ang tunay na tatag ng Panginoong Hesukristo. Isa lang po yung simbahan na itinatag ng Panginoong Hesukristo. At that is no other than the one holy Catholic and Apostolic Roman Church. So wala na pong iba na itinatag yung Panginoong Hesukristo. Kasi yung nung banggitin niya po yan sa Bible, hindi niya sinabi na I will build my churches. Rather, he said to Saint Peter, according to Lord to our Lord Jesus Christ, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, hindi ang aking mga iglesia. So nag-iisa lang po, no? Nag-iisa lang talaga ang simbahan na itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung babasahin po natin, no, sa Mateo 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po mga iglesia yan. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So walang magtatagumpay laban sa simbahang ito. And you know what, my dear brothers and sisters, even the authority also has been given to Saint Peter. Kaya nga siyang tinatawag natin first pope ng simbahan nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ipaintulot mo sa lupa ay papaintulot din sa langit. This is the authority, mga kapatid, na meron po ang Santo Papa. Whatever na ipagbawal ang Santo Papa, ipagbabawal niya sa langit. Ang kanyang ipapaintulot sa lupa, ipapaintulot niya sa langit. That's why, no, from Saint Peter, yung authority na kanyang naitangga po from Pope Francis ay ganoon pa rin po yan. Hindi po yan nagbabago, yung authority mo. So, Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. Por Deo et Ecclesia.